Who is the better songwriter? Ay, ito na talaga. Ito talaga. Ano? No question. Kung ano, kung... Ako hanggang flip-flop lang ako eh. Ay, diyan ka nagkakamali. Dahil ito talaga. Pero kung songwriter talaga. Sulatan ng kanta. Ito, marami akong natutunan dito. So, ilan na ang hits ni Ron Henley? Pag ako hindi siguro. May oras pa tayo para banggitin ko lahat. Kasi nung ako kasi, si kasi nakita ko pa lang si Ronda at Ego muna. Kasi nung ano nun, nung... Taas mo nga yung picture. Ito. Ah, ano ba? Sige, itataas ko ako. Oo, kung sino. Ako yung unang nakipagkaibigan eh. Kasi nakita ko talaga yung contest kasi sa eskwela namin, campus, ang kanta, pangalan. Sabi ko, uy, nagra-rock to, parang si Eminem talaga. Akala ko talaga si Eminem, gusto magpa-picture. Sabi ko, parang gusto ko magpaturo, mag-rap sa kanya. Parang gusto ko rin kung maging kaibigan. Magiging cool ako sa mga kabatch ko dahil may katropa akong higher batch. So, pumunta talaga ako sa kanya. Sabi ko, kayo ba makipag-friends? Sinama niya ako sa bahay nila, nag-record kami. Tapos yun, dulo-dulo na ako nag-umpisa talaga yung friendship. Kaya tingin ko ako. Ako nag-umpisa. Sinungalingan niya. Totoo niyan, ako yung talagang lumapit sa kanya. Dahil nakita ko pa lang siya nung sumasayaw siya dun sa stage. Sabi ko. Ibang nabibigay sa akin na parang vibes ni Ron Henley, sabi ko. Artist to. Umpisa pa lang, nakita ko pa lang yung itsura niya, yung tindig, kung paano makipag-uusap. Tapos nung na-meet ko rin siya, pinaparinig niya sa akin yung mga Tagalog rap. Marami siyang alam na Tagalog rap. So siya yung nag-introduce sa akin ng Tagalog rap. At tuwan-tuwa naman ako nung nagka-meet na kami, na kumahig siya na maging kaibigan ko. Masaya ako. Pero yun talaga, akin talaga. Kasi may tattoo kasi ito nung high school. D12 na sabi ko, uy, ayos yung grupo mo ah, D12. Gusto niya na daw isama. So sabi ko, oh sige, gusto kong maging part ng rap group niyo na D12. That's yun. Oh, yun nga. Kasi ako yung nag-first move eh. Kaya mo nalaman, diba? Inapita ka sabi ko. Oh, ito, at iso ito. Kaya salamat kay Looney dahil tinuruan niya ako mag-rap. Dahil siya yung Looney. Natuto ako mag-rap. Nalaman ko. Siya talaga yun. Binabaliktad niya ng lahat. Pero siya, very humble guy. Alam niyo naman kung nandito po. Sa... Looney talaga. Sa pagkakalala ko kay Looney, si Looney dito naliligaw. Dito, si Ron, naliligawan talaga. Si Ron, lapitin to ng babae, pero... Suplado siya rin. No, parang gusto mo sabihin sa'yo din ah. Oh. Lapit yung mundo ng babae talaga. Pero, si Ron obvious naman eh. Hindi easy to get to. Mahirap. Hindi nga kailangan tanungin dyan eh. Ano? The records will show. Nakikita na talagang maraming nakakandala akong babae kay Ron Henley. Pero ang maganda kay Ron Henley pag nasa ano siya, isang committed relationship talaga. Napaka-loyal, napaka-faithful. Tapa-oho yan, diretso. Para kabayo na may tapa-oho. Diretso. Tunnel vision. Affected sa mga bashers. Affected? Hirap mo ah. Affected sa mga bashers. Parang ano eh. Wala kang pakatarelo eh. Wala kang pakialam eh. Kasi... Ito yung sagot. Hindi ako sumasagot eh. Wala kang pake sa mga bashers. Actually, natutuwa pa nga kami. Challenge yun eh. Hindi, tsaka ibig sabihin nun. Kumbaga parang ano eh. Mas okay na pinag-uusapan ka kaysa hindi ka pinag-uusapan.
Yun yun. Lalo pag nandito ko sa trabaho mo na, yun nga, public figure ka, rapper ka. So kung may bashers ka, ibig sabihin, marami ka naapektuhan. Hindi kayo naapektuhan, sila yung naapektuhan kasi binabash ka nila. So, hindi kami apektado, sila yung apektado. Napakain ako. Pwede ko malibre kasi pasikat ako eh. Napakain ako ng masasarap ng pagkain. Dito ko natutunan kumain ng steak na di kalidad. Kaya, steak. Salamat kay Yunus. Nililibre ako nito. Okay. Ako nito. First time tayo nagtugma. Diba? Ayan. First time nagtugma. Yes, sir. Sabi ko, pasaway ako kasi hindi ako umuwi ng bahay sa tamang oras. Hindi rin ako natutulog. Parang... Dahil lagi ako nasa layasan, lagi ako nasa mga kaibigan, kasi hindi ako sumusunod sa mga utos. Si Ron kasi rule breaker siya, pero in a good way. Kumbaga, trailblazer yan eh, si Ron. Nag-ano siya ng sarili niyang path. Pero so, mahal kong magulo ko siya. Mahal niya. Lumalabas na talaga yung pagiging revolutionary. Kasi talagang revolutionary itong tao. Gusto ko lang talagang ma-explore ang buhay sa labas ng bahay. Word. Biglang liko, ilang views na yun. Tapos yung mga ano niya, projects niya sa Coke, na starstruck ka sa kanya si ano eh. Sino ba yun? Para sa'yo, ako'y talaga. Ay, dito siya pa yun, pa-picture sa'yo. Dito to yan. Totoo yun. Ito talaga. Kaya nga nandilibre to yun kasi dahil sobrang laki na ng bank. Si Ron Henley, ako kasi magastos ako yun. Problema na lang yan, gumastos. Malaki kinikita niya, masino. Talagang kaya niya, magaling siya mag-ipon. Laging meron something for the rainy days. Ay, ito na talaga. Ito talaga. Ano? No question. Kung ano, kung... Ako hanggang flip-top lang ako eh. Ay, diyan nagkakamali. Dahil ito talaga. Pero kung songwriter talaga. Sulatan ng kanta. Ito, marami akong natutunan dito. So, ilan na ang hits ni Ron Henley? Pag ako ang disipulo. May oras ba tayo para bangitin ko lahat? Ako ang disipulo nito eh. Alam ko, that may agree lang yung vlog eh. Pero kakainin yung buong vlog pag sinabi ko lahat ng hit songs ni Ron Henley. At hit songs pa lang yun. TF pa niya pag magigig yan ng live. Alam niyo, songwriting, ito na. Parang ano, parang gagamba yan, 8 digits yan. Hindi na ako mag-explain pa, ito na. Ito talaga. Ito ang source. No? Inspirasyon sa pagsusulat ng kanta. Umiyak na tayo. Umiyak sa mga ganun. Parang hindi natin nakita isa't isa umiiyak ha. Parang... Si... Pwede magkawal at isang kaibigan. Ikaw may umiiyak eh. Yeah, don't cry. We shed tassel tears. Papatato lang kami. We let the tattoos cry. Tattoo tears. Siguro, masyado. Pag kumakain na ng maanghang yun, nakapaiyak. Yeah, mas naiyak pa pag nanonood ako ng mga ano eh. The Notebook. Mga malungkot na movie. Pero sa breakup, hindi. May iyakan yan. Ano lang? Open lang. Lalabas naman namin ng isa't isang ano eh.
Hindi pa namin nakikita yung isa't isa. Umiiyak. Tapang kami. Basic lang yan. Retire earlier. Hindi pa kasi natin naiisip mo gano'n, no? Naiisip mo na ba? Hindi rin. Parang wala pa sa iisip mo gano'n. Ikaw, walang mag-retire sa amin. Dito na kami nagsimula, dito kami matatapos. Duro si Ron kasi ayaw sumali ng flip top eh. Kasi mayayain talaga ako eh. Saka wala. O mayayain si Ron talaga. Yung talaga ang ano ko eh. Kapal mukha ko eh. Bruh! Ano may... Ako, siguro ano lang ako. Nakikita ko lang yung sarili ko na ano. Kumbaga, para kami ngayon. Nakakatawa. Alam ko kasi yung sarili ko eh. Ako din mga ano yun, nakakatawa sa akin. Saka ano eh. Extrovert, introvert. Good cup, bad cup, parang balansi kami ni Ron eh. So, yun. Alam na, yun. Pwede mo na. Kaya mahiya. Pick-upin mo na. Ron Henley talaga pag na-inlove to, talaga ako. Pamatagalan. Dito ako na papaturo talaga. Paano maligaw? Oh, Nendy. Kakaiba magmahal ito. Mabilis mabasag ang puso ko. Kaya pag nababasag ang puso ko, ito talaga malipit magpayo sa akin. Malipit na tagapagpayo. Sige, tingnan na lang natin sa mga kanta. Sino mas maraming love songs? Dito. Nakikita mo pa lang sa mga kanta pa lang. Ako wala akong love song. Siguro yung pinakaulit mong love song. Tagal na. Yung I Love You ba yun? Triple X. Pero sa kanya talaga. Yun yung forte niya. Pag-ibig. Ibig. Magkita mo siya para mute. Ito mo siya pagkita. Ito pagkita. Ito pagkita. Ito pagkita. Ito Father's birthday. Wala eh. May 20. Alam ko yung lahat. Ito. December 18. So alam namin na siya. Alam namin na siya. Aww. Alas 12 pa lang nung maling araw. Alas 12 pa lang ng 18. May 18. Binabati ko siya. Gusto ko mauna lang. Oh, December 1 pa nga lang, sabay kayo ni Albert Bilabati. So, pagsapit ng December, alam ko na kung sino mga babati. Pagsapit ng November, alam ko na rin. That's brother love. Buwan-buwan. Alam mo na yan. Alam na yan. May kalendaryo kami. Sa isip. Body count. Pero dati pa yun, dating body count yung ibig sabihin. High school pa lang. Kasi hindi ko kasi alam kung ano sasagot ko. Hindi ako sure eh. Body count. Alam ko lang kasi sa body count, pag may namatay, yung body count mo naman namatay. Yung picture mo. Bakit? Kasi marami kasi yung talent to si Luns, hindi lang pagra-rap eh. Pagaling din yung drawing, pagaling yung lalo na pagdating sa pronunciation ng mga English man, Tagalog, at iba't ibang lingwahe. Tingin ko, magaling din to na, ano, na pagdating sa mga salita, maraming ano yun eh, maraming malawak yan eh. Rap DJ. Hindi, pwede maging DJ sa radyo, pwede maging host sa TV show, pwede mag... Maraming malawak. Oh, tingin ko si Ron. Marami lang gusto kumuha dati dito ng mga directors. Dahil sa acting din, makikita nyo naman. Yung sa ano... Oh, pero sa akin, acting lang nagdadala yun. Sa kanya, kahit di siya mag-acting. Tsura pa lang. Alam mo nga, oh, sa itsura lang. Pang Hollywood. Itsura lang. Talaga. Hindi, talaga si Ron.
Marami nang gusto nang kumuha. Nung dati, bata pa siya, di ba? Nag-model ka sa Bambini. Ano ba yun? Bambini. Bambini. Ano yun? Ano ba yun? Yung ano? Mga pambata na damit. Mga pambata na damit. So, dati pa lang, si Ron Henry, meron na siyang mataas na yung possibility na nag-lean towards sa showbiz yung buhay niya. Dati pa lang. Kaya nung na-meet ko nga, sabi ko, gusto kong mahawaan ng mga nito. Ang pagiging niya na ito. Someone. Saka yung charisma pa lang niya, di ba? So, hindi lang pang rap yan. Pang ang lahat yan. Magaling din mag-basketball yan. So, parang sabihin ko rin sa iyo, oh, ito, magaling din mag-basketball shooter talaga ito. Tatanungin nito si Steph Curry sa shooting. Yan, si Ron Henry.